Kuha yan ang CCTV sa barangay BBN sa Navotas. Kitang-kitang dumaan ang lalaki na nakaputing t-shirt bago pumasok sa eskinita. Kasabay niyan, umupo naman sa tapat ng tindahan ang isang senior citizen. Ilang sandali, lumabas ang lalaki nakaputi at malapitang binaril ang senior citizen. Patay ang 65-anyos na isang mangangalakal. Tukoy na ng pulisya ang tumakas na suspect. Patuloy siyang tinutugis. Kabilang ang isang nagpakilalang pulis na gumamit ng sasakyan ng Department of Interior and Local Government sa mga sinitang dumaan sa EDSA Busway. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Aurang mo, pre! Hinarang ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang AUV na ito matapos nitong dumaan sa EDSA Busway sa Main Avenue Station sa Quezon City kagabi. Pero kahit dumami na ang mga enforcer na pumipigil, tuloy pa rin ang andar ng sasakyan. Ayon sa SAIC, sasakyan ito ng DILG at minamaneho ng 35-anyos na lalaking nagpapakilalang pulis. Marami naman kasing ibang enforcer na nandun, pero isa lang yung talagang hindi gumalaw at hinarangan niya yung harapan ng sasakyan. Nakareistro ang sasakyan sa DILG at nagpakilala nga ayon sa mga enforcer, nagpakilalang pulis daw siya from DILG. Kinumpiska ang lisensya ng driver at pinagbabayad siya ng 5,000 pisong multa para sa unang offense. Yung driver, ang registered na residence niya is MACR. So apparently, parang hindi siya aware doon sa use ng busway, restricted use of the busway. Hindi na nakuna ng pahayag ang driver na pinakawalan ng SAIC matapos tikitan. Sinusubukan naman namin kuna ng pahayag ang DILG. Kagabi, 40 na ang sinita ng SAIC dahil sa ilegal na paggamit ng EDSA busway dito sa Main Avenue Station. Ang mga sasakyan nila, isang taxi, 3 government vehicle, 4 na private vehicle at ang iba, mga motor. Ayon sa DOTR, may ilang sasakyan lang na pinapayagan makadaan sa EDSA busway, gaya ng mga nasa duty na ambulansya, truck ng bumbero at PNP vehicles, pati ang 5 pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. Ngayong unti-unti nang nararamdaman ang holiday traffic lalo na sa Metro Manila, inaasahan ng SAIC na lalong tataas pa ang bilang ng EDSA busway violators. Pinag-aaralan na rin daw nila ang posibleng pagtaas ng multa para sa mga violator. Nag-uumpisa na ang holiday rush hour at maraming pinipilit na gumamit ng busway kahit hindi sila authorized. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang text message, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na aaksyonan nila agad ang insidente. Mga kapuso, nagkaroon ng minor phreatic eruption ng Bulkang Taal. Ayon sa Feebox, nagbuga na may 1,500 meters na plume o usok ang bulkan patungong Timog Kanluran kahapon ng madaling araw. Nakapagtala rin ng mahigit sa 6,000 tonelada ng asupre at 26 na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Sa ngayon, nananatili ang bulkan sa Alert Level 1, ibig sabihin bawal pumasok sa Permanent Danger Zone at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Pambaong latest for this weekend, mga mare at pare! Another inspiring story ang aabangan sa Magpakailanman this Sunday. Pinamagatang My Very Special Son ang unang episode para sa 22nd anniversary special ng Magpakailanman. Kwento yan ni Candy Pangilinan at ng anak niyang si Quentin na may ADHD at nasa autism spectrum. Si Mommy Candy mismo ang gaganap bilang sarili niya. Sina Sparkle Stars Ewan Mikael at Will Ashley naman ang bibida bilang Quentin. Tampok din sa episode sina Sandy Andolong at Sheer Valdez. Ito na ang mabibilis na balita. Bumangga sa ilang barrier ng southbound lane ng Guadalupe Bridge sa Makati City ang isang SUV kaninang madaling araw. Nagliyab pa ang ilalim na bahagi nito dahil sa pagbangga hanggang maapula rin kalaunan. Maayos ang lagay ng driver na pauwi na raw mula sa trabaho. Paliwanag niya, bigla siyang napakabigpakanan habang may sinusundan na kotse. Hindi raw niya napansin ang mga barrier. Tinikitan siya ng MMDA dahil sa insidente. Sa Candaba, Pampanga, ipinaaresto ng korte ang lalaking pumatay umano sa kanyang babaeng amo
gamit ang karayom. Nangyari ang krimen noong Abril sa Candava, Pampanga. Tama sa puso ng 5 pulgadang haba ng karayom ang ikinamatay ng biktima. Nakunan pa sa CCTV ang lalaki na naglalakad bit-bit ang isang pulang bag na hinihinalang laman ng 60,000 pesos na kanyang tinangay mula sa biktima. Kwento ng anak ng biktima, hindi pinahiram ng pera ng kanyang nanay ang lalaki, kaya siya nagalit. Para sa may impormasyon tungkol sa suspect, maaari raw itong itawag o i-text sa number na nasa inyong screen. Iniurong na sa January 9, 2025 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa aktres at negosyanteng si Neri Naig para sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Balitang hatid ni Ian Cruz. Mula sa Pasay Regional Trial Court, ibinalik sa Pasay City Jail ang negosyante at aktres na si Neri Naig Miranda. Hindi natuloy ang arraignment sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code matapos mag-file ng motion to quash ang kampo ng aktres. Pinagsusumite muna ng korte ng komento ang prosecution at Securities and Exchange Commission kaugnay ng motion. Iniurong sa January 9 ang arraignment. Hindi nagbigay ng pahayag ang kampo ni Neri. Nauna nang dinepensahan ni Chito Miranda ang kanyang misis na niminsan daw ay hindi nang loko at hindi nang lamang si Neri. Sa post ni Chito, nabanggit niya ang isang tsanda na may-ari umano ng Dermacare. Sa kanya raw napunta ang lahat ng pera, sabay giit na walang nakuhang pera mula sa ibang tao si Neri. Ibinahagi rin ni Chito ang liham mula raw sa isang tsanda at tiyenza. Naka-address ito kay Neri pero walang nakasaad na petsa at wala ring pirma. Humingi siya ng paumanhin dahil sa mga issue na kinakaharap umano ng Dermacare. Batay sa liham, nawalan umano ng kakayahan na mag-distribute ng share ang Dermacare sa kanilang investors. Nire-resolve na raw nila ang problema. Sa advisory ng SEC noong September 2023, Chief Operating Officer ng Dermacare Beyond Skincare Solutions Beyond Skincare Solutions ang nagngangalang Chanda Atienza. Nakasaad dito na hindi autorisado ang kumpanya na mag-solicit ng investments dahil hindi ito rehistrado at walang lisensya para rito. Sa parehong advisory, sinabi rin ng komisyon na maaaring kasuhan ang mga salesmen, broker, dealer, agents, promoter, influencer at endorser ng Dermacare na nanghihikayat sa publiko na mag-invest. Sa isang post noong September 1, 2023, sinabi ni Neri na hindi na siya affiliated sa Dermacare at anumang transaksyon gamit ang kanyang pangalan ay hindi otorisado o kaya'y ginawa ng walang pahintulot mula sa kanya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na mahanap si Atienza para makuha ang kanyang panig. Bukas po ang aming tanggapan sa kanyang pahayag. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. May buwelta si Ombudsman Samuel Martirez kay Justice Undersecretary Jesse Andres nang sabihin niyang may kapangyarihan ang Ombudsman na disiplinahin si Vice President Sara Duterte. I would advise Yosek Andres to shut up, to stop talking about the case because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Sabi ni Martirez, yan ay kung pipilitin ni Andres na mag-imbestiga rin ng Office of the Ombudsman. Tinitingnan na raw ng Ombudsman kung maaari ba nila aksyonan ang mga binitawang salita ni Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at House Speaker. Sa ngayon, hindi pa raw nila nakikita na kailangan itong imbestigahan dahil hindi raw ito paglabag sa dapat na trabaho ng Vice Presidente. Sabi ni Andres, nagpadala na rin siya ng mensahe sa opisina ng Ombudsman para linawin ang anyay miscommunication. Pero mananatili raw ang kanyang paglaban para sa hustisya, national security at rule of law. Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu ang bistadong itinago sa lalagyan ng cookies. Ang depensa ng magkapitbahay na naaresto sa balitang hatid ni James Agustin. Mula pa sa Pampanga, ang dalawang naaresto ng mga operatiba ng Cubao Police Station sa ikinasa nilang drug buyback operation sa Barangay San Martin de Porres, Quezon City kahapon. Target na operasyon ang 24 anyos sa babae, habang kasabot umano niya ang 22 anyos sa lalaking kapitbahay.
Nasabat sa kanila ang 200 gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Ang droga itinago sa lalagyan ng cookies. Yung area po of operation nila is doon sa pinanggalingan nilang lugar, no, kung saan sila talaga nakatira, sa Angeles, Pampanga. We can consider this na dito rin sila nag-ooperate, na yung mga binibentahan nila na dito rin. Itinuturing ng pulisya na high-value target ang mga sospek. Ayon sa babaeng sospek, ipinakisuyo lang daw sa kanya na i-deliver ang item kapalit ng 20,000 piso. Pinagutusan po ako na padala po, tapos ipasa po. Alam mo droga yun naman? Opo. Alam. Bakit okay napasok sa kanyang transaction? Dahil po gawa ng may malaking utang po na kailangan kong bayaran. Giit naman ng lalaking sospek, wala siyang kinalaman sa transaksyon. Sabi niya, samahan ko lang po daw siya kasi wala po daw siya kasama. Alam mo droga yung dala niya? Hindi man po. E ba't ka sumama? Wala man po akong alam, sir, na ganyan yung ano niya. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang lalaki dito sa Cebu City matapos barilin ng riding in tandem. Sa labas mismo ng kanilang bahay sa Barangay Tejero, pinaslang ang 26 anyos na call center agent. Mga tama sa ulo at dibdib ang ikinamatay niya. Nahulikam ang pagtakas ng dalawang sospek. Sabi ng pulisya, kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen, ang love triangle, problema sa illegal na droga at kinabibilang ang gang. Iniimbestigahan ng sangguniang panlalawigan ng Davao Oriental ang oil smuggling umano na ginagawa sa probinsya. Nagugat ang investigasyon nang kumpirmahin ng Philippine Coast Guard Station ng Davao Oriental ang pagdaong ng isang sea vessel sa bayan ng Tarragona noong Oktubre. Nai-report na sa PCG na nag-i-smuggle umano ito ng langis. Wala na raw ngayon doon ang barko, pero patuloy ang pag-monitor ng mga otoridad. Ipinagtataka rin daw nila na maraming nakikitang tanker sa lugar kahit walang oil depot sa bayan. Iniimbestigahan din ang isang fuel depot at barko sa bayan ng Bagagnga. Umami naman ang may-ari nito na nagdiskarga sila ng krudo noon. Ayon sa Bureau of Customs, may tuturing itong smuggling dahil hindi ito dumaan sa kanila. Nagsimula ng magpulong ang Bicameral Conference Committee para talakayin ang 6.352 trillion pesos na panukalang national budget sa 2025. Tumuon ng Technical Working Group ang BICAM para ayusin ang pagkakaiba sa mga bersyon ng panukalang budget ng Senado at ng Kamara. Kabilang po sa mga posibleng pag-usapan ang tinapyasang budget ng Office of the Vice President at ang pondo para sa ayuda sa KAPOS, ang KITA Program o AKAP ng DSWD. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Grace Poe, sa December 9, inaasahang matatapos ng BICAM ang pagtalakay sa national budget. Kapag inaprubahan ng BICAM ang 2025 budget, ipadadala ito sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo.